na pa lang yun. Tama. Una, palakpakan natin si Lord ng malakas na malakas. Ayan, nagpapasalamat ako, nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-share ng buhay ko. Dahil sa First Fight of Class, nabago na rin po. Yeah! Ayan, welcome sa Good Fire Season! Yeah! Laban lang! Yeah! Ikaw, laban ka ba? Yeah! Dapat lang kapatid, kasi bakit pinag-uusapan natin dito kung paano mabago ang buhay? Lalo yung mga empleyado o OFW. Sino yung mga OFW po dito? Marami! Parehas tayo. Pero ang maganda, nakilala kong Fight of Class, ibang-iba ang nangyari sa akin. So, dati duda eh. Puro duda din. Pero walang nangyari sa puro duda ko eh. Ang maganda, naniwala lang. Pero ngayon, ano nangyari kay Abdel eh? Okay. Nabago mo eh. Nangangahulugan, pag naniwala ka, isa ka rin sa mababago ang buhay. Ayan! Ito yung grupo ko. Ito yung natatag naming mag-asawa. Lugod pawis. Pwede yung mag-request. Pwede yung tumayo. Ang mga team Sunlight! Maraming salamat, alos lahat bumaba sa malalayong lugar nang galing, nagpuyat ka, okay lang yan. Ang importante, maunawaan mo yung nakita mong negosyo dito. Tama po ba? Kaya yung iba, parang hindi pa natutuwa. Parang yung mukha, nagnangapa. Mga nakakita kayo ng artista ngayon. Yes! Ang maganda kapatid dito, pinag-uusapan natin dito yung pangarap mo. Tama! Kaya kung nandyan ka lang ako, dapat ipalakpak mo yan. Yes! Ayan, maraming sa grupo ko, Team Sunlight. Grabe. Ayan, pakilala na po ako kasi bakit? Kailangan. Kasi 10 minuto lang. Pangalan ko ang artista, Ray Avila. Ayan. Graduate ng SRN. Naging empleyado rin po ako. Ang maganda, ito po yung background ko. Ang good news, sa mga higher upline, naging core leader na rin po tayo. Simula kay Ma'am Shirley Guzman, upline doon at Corcon. At ito, ang sa mag-asawang Dr. Gary Orena. Grabe bang level? At siyempre, sa tatay at angel ng buhay ko, naging ultimate general. Upline din o natin. At siyempre, ang founder ng Team Sunlight, upline, Ana Avila at ako. Ayan po yung naging buhay. Di ba ang sarap sa Fight of Class? Yeah. Hindi mo kaano-ano pero ang tutulungan. Kaya handa ka na ba? Yeah. Handa ka na lumaban? Yeah. Dapat consistent ang energy mo. Yeah. Kasi bawal dito ang malam niya. Tala! Pinag-uusapan dito pagbabago ng buhay para kang tulog. Tama po ba? Yeah. Ayan yung buhay ko. Baka sabihin mo, linya ko to, hindi ko linya to. Takot akong umawak ng mic dati. Kasi ang hawak ko, sandok. Tama. Tama ba? Kusinero ng almost 11 years. Pag-uusapan dito, tumayo magsalita. Wala akong alam. Kaso, sa isang pagkakataon na paupo dyan, napaupo dyan ang ginawa, nakinig. Tinanggal ang pride. Inunawa at ginawa. Yan yung buhay ko. After mawala dyan, galing-galing ko sa trabaho kaya. Kasi bakit sertipikado tayo, best regular ko.
Gold standard. Pag-usapan sa pagluluto, o yan ang hiling ko. Pero ito, ayaw ko noon. Pero nung nainlap ako sa Pahit Aplas, gustong gusto ko na. Ayan, after, yan yung naging buhay ulit. Nang ibang bansa, nangarap kumabago ang buhay. Yan yung buhay ni Apply Ray dati sa abroad. Masarap ba mag-abroad? Masarap mag-abroad? Kasi matik may kita. Tama mo na eh. Pero tanda mo kapatid, nakakalungkot dito yung umaalis ka. Yung umaalis ka, hila-hila mo ang maleta mo. Tama mo na eh. Lalo ganyan ang anak mo, iiwanan mo? Correct. Ewan ko na lang sa'yo. Tama. Pag hindi tumulo ang luha mo, ewan ko na lang sa'yo. Ako po, nung iniwan ko, anak ko, 6 years old. Pero habang nagpitinalo ko yung maleta ko, pero umiiyak na ako. Kasi bakit labag pa sa kalooban ko, pero gusto kong ibigay yung magandang buhay para sa kanila. Yes. Wala akong magagawa kundi lakasan mo ang loob ko. Yes. Kasi bakit gusto ko maibigay yung magandang buhay para sa mangina ko. Yes. Pero kapatid, dito ko naman dinalas yung grabing puyat, pagod, na talagang ari parang bibitaw na ako kasi bakit iba-ibang lahi. Hindi ko makasundo, gusto ko nang mangbira dito. Promise ko yan. Kasi bakit? Puro sigaw sila sa akin kasi di ako nakakaintindi ng salitang Saudi. Sabi ko, makaka-uwi yata ako dito agad. 1 month pa lang ako, gusto ko nang birain yung mga tao dun. Anong punto lang kapatid? Dapat sa abroad, mahaba ang pasensya mo. Anong ginawa ko? Nag-uusap kami na apply na ana. Sabi ko, gusto ko nang bumalik. 1 month pa lang ako eh. Ang hirap mag-abroad. Sabi ko, tisin ko na lang to. Malayo sa pamilya, malayo sa anak. Nakakalungkot, pag-uwi ko, di ako kilala ng anak ko. Totoo hindi? Isipin mo, hindi ka kilala ng anak mo, mahirap yun. Sa isang tatay, hindi ka kikilalanin ng anak mo. Dahil lang sa lumayo ka. Pero para sa kanila yun. Tama ba? Gagawin natin lahat pag tatay tayo. Kahit anong hirap yan. Dadalasin natin yan. Kasi bakit? May reason tayo, may obligasyon tayo. Tama? Ayan o, galing-galing sa trabaho. With medalya. Pero yung pag-asepsyo, hindi naman nakuha eh. Maganda lang o, puro dating lang o. Pero marami akong natutunan po dito. Dito ako nakapag-analyze kung nakilala ko ang Pahit Aplas. Grabe yung pagkakaiba. Nung wala pa ako sa Pahit Aplas, ito yung ugali ko lang. Trabaho, inom. Trabaho, inom. Sugal, sabong, lahat. Lahat ng bisyo. Yan yung buhay. Ibang-iba kaysa sa ngayon. Kaya kung ikaw, ganito sabi ni parang namin, mangiinom din. Ako din, ganun din. Pero dahil sa First Pahit Aplas, nabago yung dating mangiinom. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa kapatid. Kung yung ganito ka, nakapakinig ka lang sa amin, baka makarinig ka. Correct. Tama po ba? Yes. Sipin mo dating pugante o. Totoo yun eh. Yes. Hindi negosyante yan. Pero nag-first fight up na sa ko, ito na ako ngayon. Kahit wala pang
Nagpasalamat ako sa inyo ng buhay ko. Kaya yung mga nandito kapatid, kung sino yung nagdala sa'yo dito, na ipakita sa'yo ang first bite of dust, mahalin mo yan. Pasalamatan mo yan. Kasi bakit hindi mo makikilala ang first bite of dust kung walang nagtipid sa'yo? Kaya kung magpapasalamat ako, kung wala ito, hindi niya nakilala ang bite of dust, wala rin kami. Kaya palapakan natin apply na ang abin na ang nagmamayari ng Team Skylight. At siyempre, habang buhay namin tinatanong, maraming pasasalamat. Kasi kung wala ito, hindi ako talaga minotipate nito. Hanggang ngayon, nandun pa ako sa abroad. Sabi ko nga sa kanya, Rap, yung nangyari sa'yo, pwede ba mangyari sa akin? Sabi niya, yes, pare. Mag-stay ka lang dito, pare. Magtulungan tayo. Yung nangyari sa akin, pwede mangyari sa'yo. Kaya kung mo lang, pinapasalamat at pagpakalatin, apply ko din yan. At siyempre, palakpakan natin kung wala ito. Kung wala si Mang Dolly, wala tayo lahat. Kaya napakaswerte natin ng bakit may Mang Dolly. Pwede ba umiling? Bigyan natin ang isang power clap. Power! Hindi mo napakabait ito. Sobrang bait. Kaya napakaswerte ng mga nakakita ng First Vita Plus. Correct. Yan lang ang inspirasyon ko sa buhay. Family. Kaya kapatid, pamilya, pag mag-desisyon kang gawin ng Vita Plus, hindi lang para sa'yo. Correct. Damay ang pamilya mo. Kapatid, kung mag-desisyon ka lang para sa'yo, di mo gagawin, di mo atawin. Pero pag damay ang pamilya mo, kahit anong hirap danasin mo, magtutuloy ka kasi bakit? Nakasalalay dyan. Para sa kanila. Tama mo ba? Yan, 79 years old. Kaya ako, sobra akong naano kasi bakit? Noong February 14, first time ko sa buhay ko, nagkainan ako 42 years old. First time ko mabigyan ng regalo na rin tatay ko. Tatay ko, 79 years old, hindi na nakakalakad dyan. Bedridden na. Kasi mas may prostate cancer. Pero sabi, ito yung nakatataksa ko pag-uwi ko nung nakar kami ni Apply Glenn. Sabi sa akin, pag may Vita Plus power, kasi hindi po yan naoperahan. Matagal na po yan wala kung wala ang first Vita Plus. Kasi bakit? Lahat na binibigay ko lahat ang first Vita Plus sa tatay ko sa kananay ko. Yan yung buhay namin sa First Vita Plus. Kaya grabe ako katibay sa Vita Plus kayo. Kasi may pinuhumutan ako guys. Mahal na mahal ko niya. Isipin mo yung counting lang. Counting pinili ko ng regalo na yun. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day sabi ko sa kanila. Ipinigay ko. Pero yung pag-abuti sa pinayakap ako, sabi ko, grabe. It's the age 42 years old, first time ako nakapagbigay. Sabi ko, grabe, iba sa Vita Plus. Ang maganda, nabigay ko yung nakapatayo ako ng bahay sa Bicol. Dati barong-barong lang din ang bahay. Pero dahil sa Vita Plus, nakapagpagawa ako ng bahay sa Bicol.
Hirap, puyat, pagod, magutuman. Lahat tinadalas namin dito bago mag-success. Pero okay lang, mahirapan ka. Ang importante, naghihintay na magandang buhay para sa iyo. Sa 5 taon namin sa Vital Plus, ito po yung naging achievement namin. Ang maganda dito kahapon, nag-sign na ng contract para sa bagong bahay ko sa San Pablo. Kapatid, yan lang naman ang tandaan mo dito eh. Pag nakasalalay ang pamilya mo, pag mahal na mahal mo ang pamilya mo, ayaw nilang maniwala ang ibang pamilya mo, kapatid mo, okay lang yon. Ang importante, ikaw ang magtuloy. Ako sobra. Dati negative ako, that time, 2014. Hindi ko tinrabaho. Kasi bakit? Akala ko ang hirap. Ito pala yung mahirap na pinakamadali. Naitindihan ba yun? Kailangan partner yung manang dito, dapat may reason why ka. Dapat may malalim na malalim na malalim na dahilan ka para gawin mo ang maitapas. Kasi kung walang lalim partner, nandito ka, magsasayang ka lang. Magsasalang ka lang ng oras. Pero pag nandyan ang pamilya mo, talaga kahit anong unos man ang danasin mo din sa Vital Plus, okay lang yun, magpatuloy ka lang. Kasi mahal mo pamilya mo eh. Maraming nag-aabang sa'yo ng resulta. Kaya ayaw nga maniwala sa'yo eh. Kasi bakit? Wala ka pang resulta. Okay lang yun. Ang importante, action, 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 action. Kasi ako nagpasinag, kumuha ko ng ITR nung isang araw lang may training yung mga kay Ma'am Doji. Kinita namin isang taon, 1,151,000. Sa isang taon, nangangulugan kapatid. Ibang level talaga ang First Vital Plus. Kaya sa ating sa Team Goodbye Rose, lahat ng leaders, magkaisa lang tayo dito. Lalo natin patibayin ang pagsama-sama natin dito. At siyempre nagpapasalamat ako sa mga higher upline, Ma'am Do, Ma'am Shirley de Guzman, Ma'am Nancy Bondo, upline Aki, upline Rachel Tondo. Kasi bakit? Isa kayo sa mga naging sa batid nagka nanabago ang buhay ko. Siyempre, ang tatay ng Tribal Pay, upline June Algormon, palapak sa atin. Grabe. Power! Power! Ayan, grabe. Tapos na po ako. Sana may naka-inspire po kayo sa kwento ng buhay ko. Sabi nga, kapatid. Sabi nga, laban lang. Isigaw mo nga, laban lang! Huwag ka magpatinag. Go lang, go lang, go lang. Sigurado, ikaw na ang susunod na pagiging milyonaryo. Yung blanco, pangarap ang Bebe Yamila, isa sa mga katunan.